Hi, I'm Nonoi. Welcome to my YouTube channel. This channel's video content is all about educational, and I upload 2 videos in 1 week. Electrical versus electronics at iba pa. Means, etc. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe my YouTube channel. Or search watch space and space learn underscore nakita space kita space ko space na. So today we're gonna prepare plastic sealer. So plastic sealer machine. So start na po tayo. So i-remind ko lang po yung procedure natin, how to analyze the problem. Yung number 1 yung external, number 2 internal. So kailangan po natin malaman yung external at internal. At una natin gagawin ay ang external muna. Saan po ba ang external? Ito pong referan natin. Ito po ang external. Ito po. I-test muna natin by continuity measurement using tester. Kung wala po tayong tester, hindi po tayo makakapag-refer. So, importante po itong multi-tester. Kailangan po itong tester. Yan. Kailangan gumagana po siya. Yan. Yan, gumagana po siya. So, ito po. Meron itong plastic sila na to, may adjustment po siya. Ito yung heater niya, heat. Kung hanggang saan mag-heat yung plastic na isisil niya, na mami-maintain niya na ma-sealed siya, na hindi siya masusunog. So, ito po yung adjustment. So, testing muna natin kung ano naging findings. Yun po. Dapat gagana siyang ganito. Ayaw. So, ang naging problem po natin ngayon dito, wala siyang power. Dead set po siya. Wala siyang power. So, mismo muna natin siya. Wala po siyang power. So, by using multimeter measurement, ito po siya. Ang problem po natin, no power. No power. So, pasok muna tayo dito sa external. Bubuksan po natin siya. Bubuksan po natin siya. Kasi, yung connection niya nasa loob. Hindi kagaya ng iba, nasa labas yung switch. So, bubuksan po natin siya. Binuksan ko na po ito kasi hinanap ko kung ano naging problem niya para may replacement akong materials. Kung wala akong replacement materials, hindi pa natin ito magagawa. So, tinanggal ko na po yung screw. Apat na screw po siya. Apat na screw. Ito po yun. Tagal muna natin siya. Ito, didiscuss ko po ito sa inyo kung ano po ito. Ito po yung system ng selector ng heat. Ito po yung system niya. Ito naman po yung galing sa transformer, yung transformer niya na may secondary siya para mag-produce ng current niya at ma-maintain niya yung heat na ma-reduce nitong reduce ito selector switch na sealer. Ang primary po natin, galing dito sa transformer, ito po. Tumaan po rito sa cord.
So itong cord, meron siyang micro switch. Ito yung micro switch from here po. Pagpindos po siya ng ganyan, dapat kagana, hindi siya gumana. So, i-test po natin siya. Tanggalin muna natin. Tanggalin ko muna siya. Tinest ko na po kanina ito. Kasi wala tayong makukumpiyesa kung hindi ko malalaman kung ano talaga ang problem niya. So nakita ko ito po isa sa mga problem niya. Ito micro switch. Yan po. Micro switch niya papunta po rito. Dito sa plug. Testing natin. Sa plug po siya. Kailangan siya, hindi siya ano, yan. Ayaw. So, defective tong ito pong micro switch na to. Pero kung ito po simula rito, may continuity. Ito simula po rito, yung pinaka-resistor niya papunta rito, may continuity siya. Pero dito na po siya naputol. So, i-replace na po natin siya. Sana ito lang po kasi ito tinignan ko kanina before na naganap ako ng kapalit. Ito po may kapalit po ako. I-explain ko po mamaya. Pero tanggalin muna natin siya. I-soldering iron po natin siya. Ito yung i-replace natin. Po siya. Ito yung micro switch na tinatawag. I-short po natin siya ha, para malaman natin kung okay po yung resistance nitong gadget. Sinort ko po siya. So, dapat papalo siya. Ayun, pumalo po. So, ibig sabihin po na ito pong mga component parts, hindi po siya defect. Wala po siyang defect. So, okay po, nagpa-function po lahat. Pero gusto kong malaman, once na ito pong defective micro switch, i-replace natin kung mag-ooperate siya ng by heat. So this is a system ng heat reducer. Yung secondary niya papunta sa transformer at ang transformer papunta sa primary galing dito sa outlet, galing dito sa plug at dito sa micro switch. So replace na po natin 'to. Meron po akong dala. Kumuha po ako kanina sa shop sa Green Hills. Marami po siyang klase. Ito micro switch po to ng elevator. Ginamit ko to sa ginagamit ko rin to sa bell alarm. Nagawa kong call point. Meron pa po akong dalawa ritong nakuha. Ito po yung sa mixer. Contact ng mixer, micro switch din at ito pong isa sa microwave. So magkakahawig po sila, medyo magkakahawig po sila. So itong kinuha ko. So ito yung defective parts na nanggagaling po rito. I-replace po natin itong galing sa micro, sa oven toaster. Microwave. May mga micro switch din po ganito. The same lang po sila oh. Yung appearance niya may pagkapareho rin. Butas din. So ito i-replace natin. Ito po defective.
ito po pagka may multimeter measurement tayo. Yun, gumana siya. Yun po. So, okay po ito. So, ito pa i-replace natin. Replace po natin siya. Gamit po tayo ng lid. Natin ang lid. Baka hindi dumikit. Yan. Ako, init. Paso ako. Ito, ikabit na po natin. Ito. Hangin na po natin siya dito. Isa. Naka-series lang to, yung switch. Series connection lang po to. So, wala po siyang polarity. Series connection lang siya kasi AC siya. AC. So, importante po rito ma-analyze po natin ang problem. Kasi pag hindi natin na-analyze ang problem, kabit po natin to kasi ito safety ng spaghetti tube. Non-insulation yan. Saka to. Kabit na po natin. Sana ito lang problem. Mag-function ng maganda ito. At maging success. Okay. Test po natin by measure. Test, multimeter testing. Bago tayo mag-measure ng electric. Yun. Oh. Ito. Hindi ko hawakan ito isa. Yun, gumana po siya. Yun na. Gumana na po siya. Ngayon, ang gusto ko pong malaman, gumagana na siya. May continuity na ako. Kung magpa-function pong heater niya. Ito po yung heater ng sealer. Ito. Nare-replace din po yan. May nabibili po yan. Alam ko may nabibili sa Ace Hardware. May nabibili yan sa mga hardware dyan. So, ang measurement po natin, ang internal, sa external, saka pumasok tayo sa internal. Ang problem nito, yung micro switch. Need to replace. Yan. No power tayo. Internal natin, pumasok tayo, nag-test tayo. Test. Nag-test po tayo by multimeter tester. So, testing po natin sa gawit muna natin to kasi delikado electric ito eh baka hindi natin minsan sa mga ginagawa ko minsan na pag-ground na rin ako
kahit trabaho ko to, minsan napuputukan pa po ako. So, talagang risk itong trabaho po ng mga electrical, electronics, kasi may mga time na gumagawa ka ng live wire siya. So, kailangan ingat talaga. So, testing ko na po siya sa electric. Ito po siya, ipa-plug ko na po siya sa 220. Pag umilaw po siya, nagpa-function na. Ayun, nag-function na siya. So, gusto ko malaman kung magsisil po siya. Kung tama po yung kinambit natin na ito lang po ang nagiging problem, na-replace po natin, nagpa-function po siya. Nag-function na po, may power na po tayo. Pero yung heat niya rito, mag-seal siya. Yun ang kailangan gusto ko malaman kung nagpa-function na po ito. Meron po akong plastic. Ito. Sisil natin dito. Siguro by adjustment. Kaya natin po. Kasi medyo manipis to eh. Baka masunod. Subukan po natin. Press ko na po. Ito doon, lumikit. Ah, ito na po. Lumikit na po. Okay siya, oh. Okay na po. Nag-seal po siya. Eh, nag-seal, oh. Ayan, nag-seal. Nag-seal po, nag-seal. Testing po natin ito isa pa. Kasi pag sumobra ng adjustment nito, masusunog. Hindi kapit. Ayan, nag-seal po siya. Tumuto, nabutas na nga, oh. So, yung pork ko medyo mainit na. Pero nag-seal na po siya. Okay na po siya. Okay na. Ito pa isa. Gandun dito. Ayan. Okay na po siya. So, effective yung ginawa natin. Nag-replace lang tayo ng micro switch. Ito lang po naging problem niya. So, parang may nasunog pa eh. Yun, parang sunog-sunog pa. Sunog, parang sunog pa siya. So, ang may contact point po siya doon sa loob. So, pagka nagiinit, isa na ng tendency niya, tumalambot, tapos nagmumoist eh. Tapos, nagkukorodid na siyang ganyan. Corroded na. So, ito po ang isa sa mga naging problem po natin. So, ito po, okay na po siya. Okay na po. Okay na po ang ginawa natin. So, na-solve na natin ang problem nito. No power siya. Ginamitan po natin ang procedure using multimeter tester measurement, external saka internal. Okay po siya, good. So, ito po. Okay po. Na-replace na rin po natin yung micro switch. Na-defective. Ito po siya. Defective micro switch. Na-replace po natin. Di na po ako magtatagal. At nakatulong din po itong tester. Importante po ang tester. Without tester, hindi natin mami-measure resistance. Saka through alternating current doon sa direct 220 volts AC. Okay na po ito. Na-test po natin. Rating ko po. Ayun, milo siya. Na-test po natin siya. Okay na po. Isa pa. Ayun, milo. Ito po siya. Okay na po. Okay na po. Hindi na po ako magtatagal. Para ang oras natin hindi tumagal. So, please don't forget to like, share, follow, and subscribe my YouTube channel. Please support my YouTube channel. Or search watch space and space learn _ nakita space ko space na. Once again, this is Nonoy Rivera. Magandang gabi po sa inyo.